Hi mga ka-cha-cha, it's your girl Chamellon and welcome to Chamellon Channel. So guys, welcome sa part 4 ng Clubhouse Audio Drop-In Social Media Tutorial, kung saan pag-uusapan natin ang more detailed rules for community guidelines, how to block people, how to kick people out of the room, removing and reporting profile, Clubhouse notification frequency, and Clubhouse inside settings. So sa mga di pa nakapanood ng part 1, 2, and 3, you can check out the link on the description below para mas matutunan nyo pa si Clubhouse. So guys, ito medyo mahaba itong topic na to, but first, we're going to talk about how to kick people out of the room. So ito guys, simple lang naman to. Just click the user's profile and then, kung makikita nyo itong 3-dot, i-press nyo lang to or yung menu icon sa upper right corner beside the X. Makikita nyo dito yung block, remove people out of the room, remove and report choices. So first, let's talk about the block. Yung block dito guys, parang kagaya lang siya ng kay Facebook. Once na na-block mo na tong user na to, hindi ka na niya makikita yung profile mo and hindi na din niya makikita yung room mo forever. Yung second naman guys, is yung remove from room. Eto guys, literal lang naman to na i-remove mo siya sa room kasi nakakadistorbo na siya sa speakers and sa audience. And then, yung third one naman natin is remove and report. So kung asar na asar ka na sa user na to at sobrang nakakadistorbo na talaga siya sa speaker at sa audience natin, pwede mo siyang i-remove and the same time i-report kay Clubhouse para mabigyan siya ng warning and possible din po siyang ma-block. So guys, dito naman sa Clubhouse inside settings, makikita mo dito yung frequency included trending rooms and post notification. Yung frequency guys is yung notification ni Clubhouse. If gusto mo madalas nag-notify sa'yo si Clubhouse about sa events and room, you can click the very frequent. If ayaw mo talaga nag-notify sa'yo or gusto mo bihira lang siya mag-notify, you can click the very infrequent. Yung include trending rooms naman guys is kapag gumawa ng room, lalo na yung mga sikat na personality, magte-trend talaga siya inside the Clubhouse. So kapag inon mo ito, mag-notify sa'yo si Clubhouse about sa room na ito. So let's proceed with the next tab, which is post notification. Ito, literal talaga na mapopost yung notification mo from Clubhouse. Kumbaga, kapag inon mo ito, hindi mag-notify sa'yo yung mga nangyayari inside the Clubhouse social media app. So ito guys yung interest. Dito pwede mo i-adjust yung interest mo sa mga bagay-bagay. Sa ngayon parang limited pa lang interest sa loob ni Clubhouse. But in the near future, mas madadagdagan pa ito at magiging mas more specific pa. Okay, sa baba naman makikita natin yung what's new, fuck contact us, community guidelines, terms of service, and privacy policy. So guys, link talaga yung mga choices na to. Kapag klinik mo ang isa sa mga choices na to, mariridirect ka sa Notion.so. Actually, ayang Notion.so is parang WordPress. Diyan pala sila maglalagay ng views and irilinis na notes sa Clubhouse. Dahil wala pa silang sariling website and they're still new in the market. If sa desktop ka naman, pwede ka pumunta sa joinclubhouse.com. Dito makikita mo yung jobs, blog, contact, guidelines, privacy, and terms. So guys, let's proceed with the community guidelines. Last update na community guidelines nila is January 6, 2021. You can see it inside the room on the upper left corner besides your profile. May paper icon doon. So once na na-click nyo to, maglo-load dito yung community guidelines nila. So ano ba yung nasa loob ng community guidelines? Let's make it very simple na lang guys. So first, bawal ka mag-post ng recorded conversation ng isang room without the consent of moderator of the room. Second, bawal ang dami account dito guys. You need to be 18 years old and above. Hindi po pwede mambully dito, harassment, or magbanta. So third, bawal magbigay dito ng fake news, mag-share ng profile ng isang users without their consent. Fourth, bawal gamitin yung apps na to sa mga illegal activities and mag-manipulate ng ibang tao. Kaya guys, huwag niyong gagawin yung mga nakalagay na yan dahil mababan talaga kayong lahat. Strict a moderator ni Clubhouse. So that is for the fourth video tutorial of Clubhouse Drop-In Audio Chat. If you haven't seen 1, 2, and 3 of the tutorial, please see my channel and doon makikita nyo talaga yung basic to advanced. And guys, also if you like this video, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates and videos. And that's it for the Clubhouse tutorial. See you on my next video. Cha-cha! Out!